Maganda na ng panahon ngayon. Mainit ng panahon. Maraming salamat at bumalik na. Bumalik na sa normal, no? At sana po magtuloy-tuloy na po itong araw na ito. Ito po. Paganda ng... You have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang inuurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwalang opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni Jojo Sepial sa... Ang programang ito ay rated SPG. Striktong panlubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisenang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bayan, magandang araw ho sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang araw ho sa ating lahat. Araw ho ng Sabado ngayon at isang magandang morning. Napakaganda ng panahon. Nakita nyo kanina, nandiyan na sumilip na po sa atin o sa akin ang liwanag. Kahapon po, malakas po na pag-ulan ang ating po naranasan dito po sa Kamaynilaan. At ngayon naman ay nakita natin maliwanag na, maliwalas na. Siyempre, balik na siguro tayo sa normal, ha? Dahil nga po meron pong bagyong ambo na dumaan po sa Kabisayan, sa Southern Luzon, sa Bicol Region, hanggang po sa iba pang mga probinsya sa Northern Luzon, na saan tinamaan din po sila ng mga signal warning, no, sa iba't ibang mga probinsya. At ganoon din po dito sa Metro Manila, tayo din po yung nakaranas din po ng pag-ulan. Pero mabuti na lamang dahil yung hangin po hindi po ganoon kalakas katulad po ng mga naranasan, lalo na po dyan sa probinsya ng Samar. At lahat po ng mga taga-Visayas, Mindanao, magandang maayong adlaw sa inyong tanan. At sa lahat po ng mga Bicolano, Diyos maray na aldaw sa inyo, Gabos. At sa akin naman pong mga kababayan, ha? Ating pong mga kababayan, aking kababayan, mga kamag-anak, mga kaibigan, dyan ho sa ibayong dagat, mga OFW, lalo na po sa bansang Estados Unidos, no? Sa aking pong Primay Imabo Bonete. Good morning sa iyo, Primay, dyan. At balita ko, balik trabaho na po kayo. At lalo na po dyan sa Middle East, no, yung ating pong mga kaibigan dyan na lagi pong sumusubaybay, nanonood po sa ating maliit na palatuntunan. At sa lahat po ng aking mga kaibigan, marami pong salamat sa mga viewers ko. Thank you so much sa inyo, sa mga followers ko po na
na nanood po sa aking mga videos, lalo na po sa aking Facebook Live at sa programa ko sa radyo, Huli Ka ni Jojo Sibyal. Maraming maraming salamat sa inyo. At dito naman po sa aking pong YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibyal. Subscribe po kayo, subscribe po kayo sa aking pong YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibyal. Pakipindot lamang po yung notification bell upang po aking mga videos inyo pong masubaybayan o mapapanood. No? At at the same time po, pakilike lamang, pakicomment, kung may comment kayo at higit sa lahat, pakishare po sa ating pong mga kababayan. Maraming maraming salamat sa inyo, aking pong mga minamahal na subscribers. Mabuhay kayo, stay safe, always and don't forget to pray. Dasal po tayo sa ating Panginoon, huwag tayong mabahala. Yan lang po aking laging maiwanan sa inyo na isang mensahe, no, na huwag tayong mabahala. Hindi tayo pababayaan ng ating gobyerno at hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesukristo. At ganoon din ho sa ating pumakabayan dyan sa bansang Indonesia. Maraming maraming salamat. Sabi nga ng aking primay, Ima Bobonete, sinishare niya yung mga videos ko. At sana po makasubscribe kayo, makapagsubscribe kayo sa aking YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibyal. Salamat, salamat. At doon po sa mga nag-comment po sa akin, magbabasa lang po ako ng mga comment ano ng sa hanap tayo dito ng mga ano ng mga video no na, para po naman mapapanood natin no. Yung po aking mga ibang mga teka lang ha. Ito, basahin lamang natin ito. No result no. Siguro binura yung aking ano. At again, maraming maraming salamat sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na po sa ating mga kababayan na frontliners, no? Maraming maraming salamat sa inyo. Ingat ho kayo. Ako po'y sumasaludo sa inyo, dalawang kamay, mga health workers natin, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, mga kabarangay natin. Ha, maraming maraming salamat sa inyo, lahat po ng mga checkpoint po. Dahil nga po extended po yung ating pong modified enhanced community quarantine dito po sa Mega Manila. At ganun pa man, meron po nagtatanong sa akin na yung kanila po mga messages daw, yung kanilang comment yung mabasa. Hayaan nyo po at ayusin ko lahat dyan para basahin ko kayo. Pero ngayon pa lamang, ako po yung nagpasalamat sa inyo. Sa akin pong mga viewers po, ha, sa akin pong mga viewers na nag-comment sa akin, maraming maraming salamat sa inyo at welcome po lahat dyan. Mabuhay kayo at lagi kayo mag-iingat saan mang kayo naroroon ngayon. Ha? At sana po, sabi ko nga, napakasarap sana kung may pag-ulan dito po sa Metro Manila. Dahil una-una po, malamig. Pagka may pag-umuulan, malamig ang panahon. Pero ang problema po, kapag may ulan, kasama namang hangin, may bagyo, wag naman sana. Dahil nga, hindi pa nga tayo nakapag-move on nito pong coronavirus o COVID-19, ito pong pandemic crisis natin. Ito na naman tayo. May mga iilang pagsubok na naman. Unang bagyo po sa taong ito, Barangay Ambo. Maraming salamat at lumayas ka na. Maraming maraming salamat sa inyo. Ulitin ko, umulan, umaraw naman ngayon, inom ho tayo ng maraming tubig. 8 baso hanggang sa 10 baso kada araw. Uminom tayo ng tubig, paalala ko lamang sa inyo. Then, ganun din ang aking ginagawa. Ha? Lalo na po sa may mga karamdaman, malaking bagay ho yan. Ha? Na, lalo na din sa walang mga naramdaman, walang mga karamdaman sa buhay, kailangan po natin uminom ng maraming tubig. Ha? Inom tayo ng maraming tubig, kumain tayo ng tama, kumain tayo ng masustansyang pagkain, at magpahinga o mag-rest tayo ng 8 hours at least. No? 8 hours para naman maging laging refresh o laging fresh po ang ating pong pakiramdam no, ating pong kalusugan no. Gising Pilipinas, Dr. De Los Santos, madalas na paliligo at pagpupunas sa katawan, mainam para maiwasan ang heat stroke. Yan ang sinasabi po ni Dr. Mary Mildred De Los Santos. Siya po yung neurologist ng Metropolitan Medical Center. Ayon sa kanya, madalas na paliligo at magpupunas sa katawan, mainam para maiwasan ang heat stroke. Mainit kasi ang panahon, kadalasan talaga, dyan ho nagsimula po yung ating pong pagsumpong ho nung
iba po yung may mga high blood, no? No? Kaya kailangan po natin talagang laging presko, no? Kung kinakailangan, maligo tayo ng 3 beses ang araw, no? Para naman malamigan ang ating mga ang ating katawan, 'di ba? Para po mailayo tayo, no? Sa sinasabing head stroke. Pagsusot ng light colored na damit makatutulong para hindi mainitan ang pakiramdam. So, ibig sabihin, no, mas maganda daw po, mas mainam magsuot ho tayo ng mga light colored, no, na damit. Ah, yung pong hindi po masyadong mainit, ah, mainit tignan, no. Sabihin, yung mga dark colors iwasan natin para naman eh matulungan yung ating pong alam mo kasi yung mga dark colors, mainit ho yan eh, mainit sa paningin natin. At kadalasan din ho, mainit talaga sa katawan. Kaya suntin natin yung mga paalala at payo ho ng ating pong mga dalubasa o eksperto ho sa medisina, no? Yan po yung galing po ni yan pong sinasabi kong yan galing ho kay Dr. De Los Santos. Gising Pilipinas, ha? maraming salamat po sa atin po. Meron po nagtanong sa akin, no, kanina, ha? Isa kong doon po sa aking messenger. Alam mo naman, eh, ang iba ko pong mga sinasabi dito. Halos po, kalahati po sa aking pong sinasabi, no, ay nanggagaling ho sa mga request ng aking pong mga kakilala o kaibigan, kamag-anak, at aking pong mga viewers, higit sa lahat, no. Sabi niya kanina sa akin, totoo daw po ba, ha, Kuya Jojo, na mayroon pang second wave sa SAP? Sabi ko sa kanya, nababalita ho, pero alam mo naman, maghintay po tayo ng official, ha, official ho na mensahe na galing ho sa gobyerno o galing ho sa IETF o Inter-Agency Task Force o sa Malacanang, lalo na po sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Rua Duterte, ha, para po naman maging konkreto, eksakto po ang ating pong ibabalita. At sinabi ko naman sa kanya na kung kayo po yung namasukan at may sweldo, no, hanggang ngayon nagsisweldo, or kung kayo naman po yung tumanggap ng SAP, huwag na po kayong tumanggap sa iba pa. Dahil nga po kapag nalaman po ng ating pong gobyerno na nagdoble-doble at hindi po kayo karapat-dapat dun po sa sinasabing beneficiaryo ng ating pong social amelioration program, sigurado ho, magkakaroon ka ng problema. Kapag na-trace ho yan, nalaman ng ating gobyerno, tsak ho, magkaroon ka ng kaso, no? Magkaroon ka ng sinasabi nating problema, no? Kaya kung maiwasan, no, hangga't maiwasan, kasi kapag ang lalaki may trabaho at ang babae walang trabaho, no, hindi pa rin ho pwede yan. Kailangan, no, pareho kayong walang trabaho, walang mapagpunan ng inyong pumahanap buhay. May mga ano po yan, qualification yan, kung ano po at sino po ang mga dapat, karapat-dapat tumanggap ng social amelioration program. Minsan kasi po ang ating mga kababayan, iniisip nila bakit ho si ganito nakatanggap, bakit ho si ganito nakatanggap. Alisin po natin sa sarili natin yung inggit, alisin po natin sa sarili natin yung tinitignan natin yung iba. Tignan po natin ang sarili natin. Huwag po natin itulad o ihambing sa iba. Hayaan mo siya kung yan ang kanyang gusto, ayan po ang kanyang kapalaran. Dahil sinabi ko nga sa inyo, kapag ho nalaman ng gobyerno natin na hindi ka pala karapat-dapat o pangbigyan po ng Social Amelioration Program, SAP, Cash Assistance Aid ng DSWD na galing ho sa gobyerno, no, ay siguro, sinisiguro ko na magkaroon ka ng problema. Kaya para po maiwasan lahat, paalala lamang yan. At kung meron pang iba na hindi ko po nabanggit, eh kayo na rin ang magtanong, no? Magtanong-tanong na rin kayo doon po sa nakakaalam, lalo na po sa ating pong mga kawani ng DSWD, dahil sila po higit na nakakaalam, dahil kanila pong trabaho yan, sila, sa kanila po ipinaubaya, ipinagkaloob ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Rua Duterte ang pamamahagi po ng cash assistant para po sa social amelioration program. At balita ko po, marami pa rin po ang patuloy ho na pinagkalooban ngayon at binibigyan ho ng social amelioration program. Harinawa po, kung mayroon na pong talagang pangalawang ayuda, no, second wave po ng cash assistance galing ho sa DSWD, sana po matapos na po itong ibang mga lugar na hanggang ngayon hindi pa rin po tapos, no, na mamigay o ipagkaloob nila ang tinatawag nating SAP.
program ng DSWD ng ating gobyerno. At ayon nga ho dito sa balita ay doon sa mga probinsya ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, no? Babuyan Island, Hilagang Kanluran ng Mainland Cagayan, patuloy pa rin silang dumaranas ho ng siguro ho may pag-ulan pa rin sa kanila, no? Sa kanilang lugar. Sana po ulan lamang, wala na pong hangin na kasama, dahil nga po isa po sa nakaperwisyo po ng ating pong mga kababayan. At dyan ho sa lalawigan ho ng Albay, matindi rin po ang dinaranas ng aking mga kababayan dyan. Dahil nga po sa tindi po ng pag-ulan, binaha po sila. Sana po ang lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Albay, lalo na po ang mga LGUs dyan, ay matulungan po at matugunan. Ito nga po, aking pong iniisip ng isang araw, before po lumapag ang Bagyong Ambo, paano na kaya? Ito pong ating sitwasyon ngayon, nandito po tayo sa pandemic crisis, no, nitong COVID-19. At the same time po, kailangan po natin ng physical distancing, social distancing, di ba? Paano na kaya? Paano kaya gampanan ito ng ating mga LGUs, no, sa iba't ibang mga lugar? Sana po, katulad yan, may mga magagaling naman. At ako'y pinupuri ko kayong lahat, po ng mga LGUs, no, governors sa iba't ibang mga probinsya na nakapaghanda agad. Nagkaroon sila ng evacuation center na ayos, maayos ang halos ang kanilang pamamalakan. At iso, hindi na ho tayo katulad dati na nangyari na po saka tayo maghanda. Ngayon po, meron na tayong maigi at maayos, di ba? Ibig sabihin, napag-aralan na natin, no? May, kumbaga natuto na tayo, no, sa paano ang paghanda pagdating po sa ganitong mga crisis, no? Tanging lamang po ang hindi pa natin napaghandaan, dahil first time po ito nangyari sa ating bansa, ito pong coronavirus. Sana po makakuha na po ang ating pong gobyerno, lalo na po ang Department of Health, ng vaccine ho para ho sa coronavirus, ha? Mga batang 8 years old and below mas prone sa heat stroke. Abay, nakakagulat ito, ah. Dahil nga isipin mo, mga batang 8 taong gulang, ha, at pababa ay mas madali o prone ho sila sa heat stroke. Kaya nga po ang ating pong mga mahal sa buhay o anak, kaya pong anak ko po, lagi ko pong sinasabi sa kanya, maligo, 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 para laging presko. Sabi nga nila, presko o sariwa, ha, o ang tawag nito, maging komportable sila, ha. Hindi ko po sinisita na kapag naliligo siya dahil nainitan siya, pinabayaan ko siyang maligo na maligo. Siyempre ho, uminom ng maraming tubig, ha, at uminom din ng vitamina, lalo na po yung vitamin C, no, para po sa ating mga mahal sa buhay, lalo na po sa mga anak natin, no. Kung maaaring iwasan ang inuming mainit at mayaman sa caffeine, no? Yan ho ang sinasabi ho ni Dr. De Los Santos. Kung kaya hong iwasan natin munang uminom ng mainit, kasi nga sabi ko, mainit ang panahon, nagkakape pa tayo, ay parang hindi tugma. Kailangan ho, pag mainit ang panahon, malamig ho ang ating pong inumin. Kung kayo naman ay hindi sanay sa malamig, no, na may mga yellow or ice, eh yung pong ano, yung pong tubig ho na hindi po galing sa mainit, no? At iwasan din natin yung mga inumin na may caffeine, no? At yan sabi po ng ating pong mga dalubhasa, no? Sabi po ng Dr. De Los Santos. Kaya nga po, wala namang masama, at ikabubuti natin kung makinig tayo at sumunod. Sabi ko nga, pag hindi tayo sumunod at hindi tayo makinig, nasa atin ang buwelta nito, di ba? Kaya mga kababayan ko, kung ako ang tatanungin ninyo, mas gugustuhin ko pong sumunod ho sa nakakaalam, dahil nga po para po sa kapakanan ng aking pong sarili ito. Maiinit na pagkain, nakadaragdag sa mainit na temperatura ng katawan. Kahapon ho, ang aking pong anak ay nag-request ho ng tinatawag niyang sinigang, no? Sinigang na baboy. Pero ganun pa man, sabi ko nga sa kanya, huwag hong mainit ang inyo pong higupin na sabaw. Dahil nga po mainit ang panahon, pero kahapon po maulan, kaya okay lamang. Pero po sa mga ibang pagkakataon na mainit ho talaga, dahil summer pa ho tayo ngayon, ang alam ko po,
Ang alam ko, simula ako'y bata, pagdating po ng buwan na Hunyo, doon po tayo makakaranas ng mga pag-ulan, no? Kaya kung maaari, pagdating sa ganitong panahon na mainit na panahon, iwasan ho natin, ha? Na kumain o uminom ng mga mainit, ha? Na pagkain o pag mainit na inumin. Dahil nga po yan ay nakadaragdag po ng init ng ating temperatura ng ating katawan. Gising, gising Pilipinas. Ito pong aking mga sinasabi. Ito'y paalala lamang. Nasa inyo na po kung inyo po itong tanggapin. Sabi ko nga, wala naman hong masama kung makikinig tayo. Ganun pa man, kung mas marami kayong alam kaysa sa akin, baka naman may nanood sa akin ng mga doktor, no? May manood sa akin ng mga nurse, at iba pa na mga medical practitioner, no? Sana po, tulungan ninyo ako na lalo po nating maipaliwanag sa kanila kung ano ba ang tama sa mga ganitong panahon. Panahon ng tag-init, tag-araw, ano po ba ang mga dapat na pagkain? Pag panahon naman po ng tag-ulan o tag-lamig, ano po ba ang mga dapat na pagkain? Para po naman, matulungan natin ang ating mga kababayan. Dahil nga, kadalasan po talaga naging problema, ito pong heat stroke, no? Mainit na panahon, kaya karamihan po sa ating mga kababayan, o maski ho ako, muntik na ako makaranas ng ganyan dahil nga siyempre nung panahon na yun, mataba tayo, malaki. So, dumaranas tayo o nakakaramdam tayo ng ganung hong sitwasyon. Matinding pag-iihersisyo, hindi ipinapayo sa mainit na panahon. O, ito ha, kita mo, ang pag-iihersisyo o exercise dapat ho sa atin pong buhay. No? Sa araw-araw, dapat mag-exercise tayo o mag-iihersisyo. No? Ganun po man, hindi rin daw ito mainam, no? Sa matinding, ito pong matinding pag-exercise natin, hindi rin ipinapayos sa mainit na panahon. Ipinapayo sa mainit na panahon. Ibig sabihin, huwag tayong masubrahan. Dahil pag sobra na natin pagod at pawis, di ba, sa mainit na panahon, ay medyo delikado din. Kaya nga, karamihan doon bumabagsak. Di ba? Kaya, pag-aralan natin mabuti kung ano po ang nababagay na narapat sa ating pong katawan, sa ating pong sarili. Gising, gising Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa akin pong mga kalugar, no? Kalugar ho dyan sa Bicol Region, no? Lalo na po dyan sa Barangay Kanaway, Malilipot, Albay. At lalo na po sa mga Karatig Bayan, no? Yung Tabaco City, Bakakay, no? Maraming maraming salamat sa inyo. Heat stroke, mas malala sa heat exhaustion, di ba? Exhaustion, di ba? Mas malala daw, sabi ni Dr. De Los Santos. Gising, gising Pilipinas. Ito pong ating mga pinag-uusapan. Ito po yung sinasabi pong kalagayan o lagay po ng ating pong katawan, no? Kasi po ang ating pong kalusugan o katawan natin ay isang templo ho yan. Templo ho yan ayon ho sa Biblia. Pangalawa ho, yan din po ang ating kayamanan, ang kalusugan natin. Kahit ano pa ano pang galing natin, kapag tayo ay may naramdaman, nawawala po yung galing natin eh. Ako po, nakaranas ako 3 buwan na halos hindi ako makalabas o makatayo dahil nga po ako ay nag-mild stroke po noong mga panahon na yon. Bata pa po ako noon. Nasubukan ko yan. Kaya nga po, sinasabi ko sa sarili ko na hindi pala biro ho yung labis-labis na pag-inom, labis-labis, pag-inom ng alak ha, labis-labis na pagkain, lalo na po yung mga matataba o alam mo na, di ba? Hindi masyado, hindi healthy, healthy foods, ika nga. At yung pagpupuyat, no? Yan po ang aking pong naranasan nung ako po ay medyo bata pa at tinamaan ito. Kaya ngayon po, ang aking pong ginagawa ay sinusunod ko kung ano man po ang payo sa akin ng aking pong doktor, no? Mga taong hypertensive prone rin sa heat stroke,
No? Gising, gising Pilipinas at isang napakagandang araw ngayon, maaliwalas na araw, galing kahapon, umuulan. Pero sabi nga ng mga anak ko, ang sarap kasi nga malamig, di ba? Hindi mo na kailangan mag-aircon. At yung electric fan mo, hindi na rin kailangan na dalawa ang nakasindi na electric fan, no? Dahil sa ang panahon ay nakikibagay, no? Ibig sabihin, malamig, no? Kaya sana po, ha? Sabi po ng aking pong reactor. Reactor. Ito pong nagre-react sa likod ko. Ha? Sabi po niya, sana po ito pong pag-ulan na dahil po adulot po ng bagyong Ambo ay tangayin niya na, no, ang COVID-19. Oh. Tinangay na raw, sabi niya. Ayun, nagre-react ko. Maniwala ka sa akin, 100% tinangay na ang COVID-19 coronavirus ni bagyong Ambo. Gising, gising Pilipinas, ha? Yan po yung mga reaction po, ha, ng ating pong na mga reaction po ng aking pong kasama sa bahay, ng aking pong may bahay. Reaction po niya yan dahil nga sabi niya sana po madala na, umatangay na ng bagyong Ambo ang coronavirus. Ito nga po ang tinatanong ko dahil nagbumaha, di ba? Bumaha. Siyempre po, binahang kanila ng tahanan. Paano na kaya ang sitwasyon ng kalusugan ng ating mga kababayan? Dahil nga ito po'y virus . Di ba? Pero ganun pa man, sana hindi tayo maapektuhan, no? Itong COVID-19 na ito, na sana tumigil na siya, lumayas na siya, dahil nakakasawa na. Sobra na. Tama na. COVID-19, lumayas ka na. Eastern Police District Headquarters, ay naputol, Department of Justice and Bucor, Bureau of Correction, nakakuha ng nasa 10,000 PCR test kits at 2,000 rapid test kits. No? Yan o ang DOG at Bureau of Correction. NCRPO Chief Dibold Sinas at ilan niyang tauhan sinampahan ng reklamo ng PNP IAS dahil sa paglabag sa quarantine protocols. PNP, nilinaw na walang panibagong... Ayun lang. Hintayin natin. Babalik yan. Binasa ko po yung mga balita para po may share ko rin sa inyo. Baka mamaya hindi kayo nakapanood ng balita, at least may share ko sa inyo. At least sa pamagitan ho na naglilibang kayo habang pinapanood nyo ang aking YouTube videos, no, at least meron tayo na isingit na mga mahalagang balita. Di ba? Maliban po sa, alam mo na, minsan sumasayaw tayo, kumakanta. Di ba? Marami po kasi mga iba't ibang klase ho, iba't ibang uri ho, ng mga palabas ho sa mga YouTube channel o YouTube videos. Kaya kailangan, no, medyo samahan natin ng kunting na may matutunan tayo, no, sa pangyayari sa kasalukuyan, di ba? Kaya ito po ang aking style po ng aking pong pagbo-vlog. Sana po nasa inyo po, sana magustuhan ninyo. Dahil nga po ito po yung aking estilo, no? Limitahan ang oras sa arawan. 'Di ba? Kaya kailangan po pag nagbilad tayo sa init, no, sa araw, no, kailangan po na hindi po tayo sobra. Sobra. Dahil nga po hindi rin po nakakabuti sa ating katawan dahil mainit po ang panahon. Gising, gising Pilipinas, Bagyong Ambo, ikaw ba'y lumayas na? Ha, kasi nandito po sa aking mga napanood nasa norte ho ng Luzon, no, sa North Luzon, patuloy pa rin ho siyang bumibisita. Sabi ko nga, huwag ka nang bumisita. Malis ka na. Isama mo na pati si COVID. Para po naman kami maligaya na. Di ba? Mga kababayan ko, kapuso, kapatid, kapamilya,
Sana po isubscribe ninyo ang akin pong YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibyal. Hala na po kayo at sana panoorin ninyo aking iba't ibang mga YouTube videos, no? At para naman alam mo, simula kasing nauso itong social media, no? Lumawak na lumawak na lumawak. Dati-rati po, ang mga tao nakikinig po sa mga iba't ibang mga programa sa radio station. Ganun pa man hanggang ngayon, ganun pa rin pa naman. Pag bumabiyahe po ang ating mga kababayan na sa tahanan o sa kanilang mga tindahan o sa kanilang trabaho, marami pa rin nakikinig ng mga radio program sa isang radio station at nanonood po ng mga TV program, no? At syempre ho, nagbabasa ng mga dyaryo. Pero ngayon kasi, isang click mo lang, nandyan na. Gusto mo magbasa ng dyaryo? Sanay ka magbasa ng dyaryo? Gusto mo magbasa. Pero ngayon ho, lahat ho ng gusto mo, nariyan na ho. Kaya nga po, sabi ko nga, minsan nauna pa ho sila. Hindi lang minsan, mas nauna pa sila. Diba? Kaya ganun ho ang sitwasyon natin ngayon. Kaya yung pong mga online news, no? Katulad po nitong mga ginagawa ko, diba? Ito na ho ang pinaka-in ngayon sa ating mga kababayan. Pero yung pong mga katulad ko na mahilig pa rin po sa pakikinig ng mga radio program, no? Panonood ng mga TV program, hanggang ngayon kasi po yun ang aking ano. Siguro sa, dahil lang po sa edad, no? At alam mo naman ang mga millennials ngayon eh, mas gusto nila yung, alam mo na, di ba? Social media. Naitalang kaso ng COVID-19 sa Mandaluyong City, patuloy na nadaragdagan. Gising, gising Pilipinas, dandahan lamang tayo sa ating kwentuhan para isa-isahin, himay-himayin natin, no? Mayroon hong mga ilan ho na nag-react ho dun ho sa ilan hong nahuli po ng ating pong otoridad dun po sa mga nag-post, nag-viral ho na mayroon hong mga sinasabi against our president. Ganun pa man, dapat ho, kung ako ang tatanungin ninyo, maski ho, KBP Lini, palagay natin, hindi natin siya gusto, huwag naman natin ganunin. Dahil nga, parang magulang natin mga yan. Kung ayaw nyo po silang ituring na magulang, sa inyo yan, dahil yan po'y vice presidente. At ang pangulo naman natin, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, siya po ang ama o tatay ng ating pumbansa. Kaya, dapat ho, irespeto ho natin ang ating magulang. Dahil po nirerespeto natin ang magulang natin, ganun din po sila irespeto natin. Pwede naman ho tayo mag-comment sa kanila, di ba? Pwede naman tayo mag-komentaryo sa kanila dahil nga po mayroon po tayong mga nalalaman at nakikita na hindi naman tama at tugma doon para sa kanyang mga ginagawa. Pero wag naman po sana nating i-post, no? Iwasan natin mag-post ng hindi naman maganda. Isipin mo, magbibigay ka ng malaking halaga para sa ganito. Pagkain nga, wala tayo, kulang tayo, humingi tayo ng ayuda sa gobyerno. Parang hindi tugma sa ating sarili, di ba? Kaya please lang, ako po, ayaw ko na po magsalita kung sino kayo. Sana wag nang maulit para naman sa ating sitwasyon. At ang bansa natin, hindi nakakahiya para sa ibang bansa. Di ba? Hayaan natin ang ibang bansa kung sila po ganyan din ang kanilang mga sistema. Hayaan natin sila, maging iba naman tayo. Iba kasi ang taong may disiplina. Iba ang pamilya na may disiplina. Iba ang pamahalaan na mayroong disiplina. Kaya sana po, ipairal natin na may disiplina tayo. Simulan natin sa ating tahanan para maipakita natin sa ating mga kababayan na tayo po'y ganito, may disiplina. Ganun pa man, hindi tayo perfecto. Katulad ko, may mga problema din. Lumalabag, lumalagpas. Dahil nga po nagkakamali. Pero sinisikap ko na maging maayos ang lahat. Dahil paano tayo pamarisa ng iba kung mismo tayo hindi kanais-nais sa aking pong ginagawa. Gising-gising Pilipinas at ito pong dinaranas natin problemang pandemic crisis, COVID-19. Medyo may kahabaan na, no? 2 buwan na tayo na dinaranas natin ito. Exactly na yan. Tama ba? 2 buwan na. Eksakto. Di ba? Sana po matuldukan na ito, no? Kasi po, pag umabot pa ito ng 1 buwan pa,
Marami na ho na mga kaibigan ako na mga ilang negosyante. Daing. Unang-una, sila po may negosyo. Hindi po sila pwedeng humingi ng ayuda. Bago sila pa magbibigay ng ayuda sa kanilang mga manggagawa. Paano po ang iyong negosyo? Small business ka lang eh. Di ba? Nasakto lang. Sakto lang. Pambayad, tubig, kuryente, pang sweldo, lahat sakto lang. No? Pambili ng materialis mo. Paano na po sila? Di ba? Na yung bang inaasahan nila araw-araw, kung ano po ang production nila, yun din ang kita nila. Hindi ko katulad sa iba, na kahit po isang taon mag-stop ang kanilang hanap buhay o negosyo, hindi ko sila mapipilay o hindi ko mababawasan. O mabawasan man, hindi ko ganon katindi ang danasi nila ng katulad hon itong aking mga nakausap. No? Kaya sana ang ating gobyerno ay pag-aralan ng mabuti, no? Kung ano ang mga nararapat at dapat para sa ating mga kababayan. Unang-una, maliit na negosyante ka, may tulong ang gobyerno sa iyo, pero alam mo naman, pag-apply ng tulong, hindi ho ganun kadali, kabilis. Hindi ho katulad ng mga noodles o pancit canton, instant, pag niluto mo, maya-maya, kainin mo na. Ito ho, dadaan ka sa mahabang proseso. Dadaan ka sa sistema. Tignan nyo lamang ho, ito pong sinasabi po nating social amelioration program. Ang linaw ho na sinabi ng ating Pangulo na ito. Pero ano ho nangyari nung bumaba na sa ating pong barangay, no, sa mga LGUs, nag-iba ho ang tema. Unang-una, pagbaba sa DSWD, nag-iba rin po ang tema. Bakit? Hindi po lahat pala mabibigyan, no, ng ayuda na galing sa gobyerno. Inuuna muna natin yung pong mga mahirap na mga kababayan natin. Eh kung titignan mo, dapat sana kasama tayo, di ba? Dahil pare-pareho tayo na tinamaan ng pandemic crisis. Kaya nung paman, may mga iba pong dinakasama, eh siguro sadyang ganon. Sabi nga na aking kaibigan, anong nangyari? Yan ba ang lumabas sa tawas? Kasi mahilig to magbiro ang aking kaibigan eh. Ano daw bang lumabas sa tawas? Maraming bahay sa Eastern Samar winasak ng bagyong Ambo. Kaya nga minsan ho may nagtanong sa akin, ako po nag-aaral. Ano pong pinakamalakas na bagyo? Pangalan ng bagyo. Isip ako ng isip, napakarami kong inisip. Nandiyan ho si ganitong bagyo. Isa lang po ang kasagutan pala doon sa tinanong niya sa akin, kalokuhan pa, tukso. Ang pangalan ng bagyo na pinakamatinding bagyo na dumapo po sa atin. Diyos ko po talaga mga kababayan kong Pilipino. Pagdating ho sa mga ganyang mga kwentuhan, numero uno tayo. Kanina ho sinabi ko sa lalawigan ng Albay, ito ho binalita, ilan ng parte ng sa lalawigan ng Albay binabaha ho. Tama ho. Dahil nga po ay kahapon po napanood ko, no, sa balita na binabaha po ho. Lalaki patay matapos makuryente. Naputol tayo. Modified ECQ simula ngayong araw, Metro Manila, Laguna, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Angeles City, Nueva Ecija. Laguna is modified ECQ, no? Ito naman sa Cebu City at Mandawi City, ECQ simula ngayong araw. Ibig sabihin, no, yung lungsod ho ng Cebu at lungsod ho ng Mandawi. Aha, ang sinasabi ho rito. ECQ sila, Enhanced Community Quarantine. Department of Health nagbigay ng guidelines sa mga kumpanya kaugnay ng pagbabalik trabaho ng mga manggagawa. Gising Pilipinas. Ano kaya itong mga guidelines na ito? No, sana po mabalitaan natin para may share ko po sa inyo. Gising Pilipinas, pagdami ng sasakyan sa kalsada, asahan, ha? Ngayong darating pong ngayong araw na to at malamang sa Lunes. Kasi po simula na ho ngayon, pwede na hong modified na po kasi ang Metro Manila. So ang iba po niyan pwede na pumasok. Sana po makabalik sa normal tayo. Sana po matapos na ito. At ayon naman ho sa balita, ang lungsod Pasay o Pasay City, no? Ang kanila pong LGUs o ang kanila pong pamahalaan ng Lungsod Pasay o Pasay City ay pinantulutan na po
na magbenta at uminom ng alak. Pero may mga kondisyones. Sa lungsod ng Pasay, pwede kang bumili sa oras ng alas 8 hanggang alas 5. At kapag kayo uminom, kailangan sapat lamang sa iyong konsumo. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng bumili ng marami na higit pa sa kaya mo. At panghuli, doon ka lang pwedeng uminom sa loob ng iyong tahanan. Bawal sa labas ng iyong pintuan, ng bakod mo, or sa loob ng iyong premise na hindi po sa loob ng tahanan. Di ba? Bawal ho yan. Lalo na ho sakali. Bawal ho. Kaya nga po, sana ang aking mga kababayan na kaibigan kong manginginom, umiinom. No? Sorry po. Umiinom pala. Hindi manginginom. Umiinom. Iwasan ho natin na lumabag. Kasi kapag ka lumabag tayo, wala hong pinagkaiba yan sa ating pong batas na pinapatupad na enhanced community quarantine. Ha? Yan po ang pinapatupad natin. Kaya, kailangan ka pa rin magsuot ng face mask kapag ikay uminom. Paano kainom na naka-face mask ka? Siyempre, pag tumagay ka, tanggalin mo ang face mask mo. Di ba? At kailangan din, huwag kayo magkatabi ng iyong pong kainuman. At kumaharing nga, di ba uso na ngayon yung ano, yung social media. O di sige, i-message mo si kumpare, si kamag-anak, si kaibigan, pare, tagay ko. Nandun din sa kabilang bahay, akin na to pare, ikaw na ang sunod. Di ba? Para mayroon tayong physical at social distancing. Ha? Biro lamang ito, pero mas maganda yung idea na sinasabi ko. Para po hindi tayo magdulot ho ng problema. Kasi nga po, pagka nilabag ninyo ang batas na ito, dyan sa lungsod Pasay, hindi ho mag-atubili ang inyo pong pamahalaan ng lungsod Pasay na ibalik ho sa likurban. Kayo din, ang swerte ninyo, ako hindi ako taga-Pasay, kaya hindi pa ako maswerte. Di ba? Na yan na rin ang isa ko sanang pakiusap, panawagan po sa amin pong mayor dito na sana po bigyan niya rin kami ng kunting konsiderasyon na sana po pwede na uminom sa loob lamang ho ng aming tahanan. Di ba? Gising Pilipinas at sa lungsod Quezon o Quezon City. Pinahintulutan na rin po ng pamahalaang Lungsod Quezon o Quezon City ang bumili at uminom ng alak. Ang oras ho, ayon sa balita kahapon ng aking napakinggan at napanood, alauna ho ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, pwede kayong bumili ng alak. At kapag kayong bumili ng alak ng higit pa doon sa iyong konsumo, dahil itinda mo o magtinda ka, no? Kailangan magpakita ka ng papel o ng dokumento, ha? O permit na ikaw po ay mayroong isang tindahan na magbebenta po ng alcohol o alak. At ganun pa rin, ang pag-inom ng alak ay huwag sobra. Tama lamang sa iyong konsumo o consumable para sa sarili mo. At ganun pa rin, katulad sa lungsod Pasay, kailangan no sa loob ng tahanan. At katulad din doon, kapag uminom ka, siguraduhin mo na ikay naka face mask. Di ba? At hindi ho pwedeng uminom sa labas. At hindi rin pwedeng uminom ha na may party. Baka matulad kayo sa iba. Ha? Nag-celebrate ng party, ng birthday. Ngayon, may nakasampang kaso laban sa kapila. Wala ho silang masamang intensyon, pero dahil nga po, doon po sa sinasabi pong gathering, nilabag ho nila yon. At yung pong sinasabing social o physical distancing. Although hindi naman masyadong nakita na ganun kadikit sila. Di ba? Pero dahil nga po, nakasaad doon na bawal ho ang gatherings. No? Yan po ang isa ho sa mga nagipong kaso ho nila. No, dito po sa enhanced community quarantine. Gising Pilipinas. Sana po ano pa bang mga lugar na pwede na ho ang liquor o ang alak para uminom. Kung meron po kayong alam, i-message niyo po ako, 'di ba? Para po naman at least malaman ko, 'di ba? Para naman kahit paano, no?
may kwento ko rin sa inyo. Eh, ito pong ating mga kinikwento, sabi ko nga eh, binabasi po natin ito sa mga nangyayari sa kasalukuyan. O ngayon, no? Ito pong ating mga, meron po tayong mga pinag-uusapan na mga nakaraan, mga past. Meron din pong sinasabi nila na siguro sa darating na panahon, sana maging ganito. Diba? Pero mahirap po kasi mag-predict ng ganon. Bakit? Hindi naman tayo, hindi naman ako manghuhula. Diba? Kaya po hanggang dito lamang ako sa kasalukuyan. Diba? At pwedeng makaranas ng heat stroke kahit natutulog. Yan o. Kaya sabi nga, kahit tulog ka o natutulog ka o nagpapahinga ka, ikaw rin ay nakakaranas pa rin ng heat stroke. Ano ba itong heat stroke na ito? Diba? Sana ating malaman. Diba? Para ano. O sabi nung aking pong may bahay, yan ho daw ay kulang sa tubig. Heat stroke. Para malaman natin. Diba? Heat stroke. No? Para at least malaman natin kung ano ba itong sinasabing ano. Diba? Masaya ano natin. Heat stroke. Minimum of water o body. Ito ho, tinatanong ho natin yung kaibigan natin, no, si Google, no, para malaman natin kung ano po ang ibig sabihin ng heat stroke. Simple lang naman yun eh. Heat stroke, di ba? Init. Di ba? Pero para naman na mag-ipo tayong maayos at may palawanag natin na mabuti, na mayroon tayong pinagbabasihan, ito po ang nakasad sa heat stroke. Also known as sun stroke is a type of severe heat illness that results in a body temperature greater than 40% Celsius, degree Celsius, no? O 104 Fahrenheit. And confusion, other symptoms include red skin, headache, and dizziness. So pagka nahihilo ka, namumula ang iyong balat, at sumasakit ang iyong ulo, yan daw ho ay isa hong palatandaan na ikaw po ay merong sinasabing pag-init ho sa katawan. At ito, basahin natin para mas maganda. Di ba? Ito, basahin natin ha. Ito po yung mga symptoms na iba pang mga sintomas ng heat stroke. Trouble headache, throbbing headache. Sorry. Throbbing headache, dizziness and light headedness, no? Lack of sweating despite the heat, no? Red, hot, and dry skin. Muscle weakness or cramps. Nausea and vomiting. Rapid heartbeat, which may be either strong or weak, no? Rapid, shallow breathing. So, hirap ka huminga. Ito po yung mga, no? Diba? Kaya, diba? Sana po hindi po tayo magkaroon ng problema na katulad po ng aking binasa, no? Yan po ang mga palatandaan kung ano po yung pong sinasabi nating heat stroke. Ilang bahay at puno pinadapa ng bagyong ambo sa lalawigan ng Quezon, no? Ilang bahay daw at puno ha pinadapa sa hangin, no? Daladulot ho ng hangin ng bagyong ambo dyan ho sa lalawigan ng Quezon. Baha sa ilang lugar sa Albay umabot hanggang dibdib. O, nakita nyo na, sinabi ko kanina na binaha ho ang ilang mga lugar sa lalawigan ng Albay ay ganun ho kataas ang tubig, no, ng baha. Umabot ho hanggang dibdib ho ng aking pong mga kababayan dyan ho sa Albay, Bicol Region. Kanina ho, inaputol po lalaking patay matapos makuryente, no? Dahil po sana, naputol na tayo ulit, no? Ito po, modified ECQ, simula ngayong araw, Metro Manila, basahin ko lang ulit. Laguna, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Angeles City at Nueva. Nueva, Ecija, no? ECQ, simula ngayong araw, Cebu City at Mandawi City. Gising, Pilipinas. Paalala lamang sa inyo po at sa ating lahat, no, na
kailangan po natin na maging handa araw-araw. Di ba? Kailangan po natin na maniguro o nakakasiguro sa ating pong sarili at higit sa lahat sa ating pamilya. Dahil nga sinasabi ko, hindi po lahat ng mga bagay ay kakayanin ng gobyerno natin. Dahil sa dami ho natin, po pwedeng mayroong mauna at may mahuli. Kasi po, parang pumipila tayo eh. Di ba? Nakapila ho tayo. Kaya kailangan po tayong laging alerto. 24 oras alerto tayo. Di ba mga kapuso? Kailangan maging alerto tayo. Parang GMA 7 to. Hindi po GMA 7 yung sinasabi ko. Mga kapuso, maging alerto tayo 24 oras para po sa mga ganitong mga sakuna o ganitong pagkakataon. Eh, sabi ko nga, kapag ho, di ba? Ito, basahin natin. Pag-inom ng alak, pinapayagan na sa Pasay at Quezon City, pero sa loob lang bahay. Di ba? Tama yung sinabi kanina. Pamahalaan, pinag-aralan na kung paano unti-unting ibabalik ang domestic tourism. Kailangan ho rin yan. Bakit? Isa hong pinakamalaki hong nakukuha po nating pera o kita o pondo para po sa gobyerno natin, ito pong ating turismo. Sana po ay paunti-unti yung maibalik ng gobyerno natin, no? Katulad ho nung sinasabi din ng Pugo, di ba? Yung Pugo offshore gaming, ha? Sa naibalik para po dagdag kita po ng ating gobyerno. Dahil nga po 5 billion pa utang na ilabas na ng GSIS para sa mga miyembro at pensioner nito na apektado ng COVID-19 pandemic. O doon ho sa mga GSIS member ha, SSS, hindi pa natatapos ang pagproseso sa mga aplikasyon para sa small business wage subsidy, no? So mayroon din palang tulong ho ang ating pong SSS para po doon sa mga small business, no? Maraming salamat SSS ha. Gising Pilipinas at kung wala ho sana itong COVID-19, ito po yung mga panahon na marami pong aktibidades ang mga tao, lalo na mga pamilya. Nandito po tayo sa panahon na nagbabakasyon. Nandito po tayo sa panahon na tayo po ay naglilibang, pumunta sa iba't ibang lugar, beaches o ano paman, 'di ba? Dahil nga ito yung panahon na magsama-sama at magkaroon ng bonding ang mga pamilya outside ng bahay, di ba? Pero ngayon, bonding ho kami, bonding time tayo, pero nasa loob ng tahanan. Umikot lamang tayo sa apat po na anggulo ng ating tahanan, di ba? Sa apat na kanto ng ating tahanan, di ba? PNP, nilinaw na walang panibagong balasahan na ipinatupad sa kanilang hanay. Ano na kaya nangyari doon sa kay NCRPO chief, no? Police Major General Dibold Sinas, no? Siya po ay matanggal sa kanyang pwesto o manatili sa kanyang pwesto na siya po ay ayon sa balita, no? Ayon po sa ilang mga nagsasabi, no, na siya po ay minilabag na batas sa enhanced community quarantine bilang police officer. Bagyong Ambo na panatiling lakas habang nasa bahagi ng Santa Cruz, Ilocos, babala ng bagyo nakataas sa 20 lugar sa bansa. Gising Pilipinas, bagong protokol tuwing may bagyo sa gitna ng COVID-19 crisis inilatag na ayon sa NDRRMC. Mahigit, ano ba ito? Hindi ko masyadong mabasa. Ilang milyon ba ito karagdagan? No? Ano ba ito? Pondo para sa, ito pa ha, bilyong pondo para sa ikalawang bugso ng ayuda sa Social Amelioration Program hawak na ng DSWD. Binarita ho yan. Kaya po yung mga nagtanong sa akin kanina, kahapon o isang araw, meron daw na sigan na wibo ng Social Amelioration Program. Masikip na daloy ng trapiko nararanasan sa Marcos Highway sa bahagi ng Cainta, Marikina. Bakit kaya? Mayroon pa rin hong tropical storm dyan sa lalawigan ng Nueva Vizcaya at hilagang
At dito ho, meron din ho sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, nalalabing bahagi ng Nueva Ecija. Ingat ho kayo dyan, mga kababayan ko. Sana po eh, lagi kayong handa, no? Laging alerto at handa 24 oras. Tarlac, hilagang bahagi ng Zambales, nalalabing bahagi ng Pangasinan. Mayroon din ho, signal. Storm, maraming bahay sa Eastern Samar, winasak ng Bagyong Ambo. Nabasa ko na kanina, ulitin ko lamang, baka kayo ngayon lang kayo. Gising, gising Pilipinas at ganun pa man, tuwing araw ho ng Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga, o pataas. Mayroon mo tayong palatuntunang sa ating pong Facebook Live, no? Yung pong programa ko sa radyo na Huli Ka ni Jojo Sibial. Lunes hanggang Biyernes ho yan, mga kababayan, kaibigan ko. Sana po ay subaybayan ninyo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Marami po tayong tatalakayan doon, iba't ibang mga isyo. Pero ganun pa man, kung ano pong napag-usapan natin doon, walang ano yun, walang cut, automatic upload. Labas sa YouTube channel para ma-review natin. Di ba? Wala ho. Yung iba, ini-edit. Wala na, derecho. Para kung ano po yung nasabi ko, yun na yun. Di ba? Kaya hindi ho tayo pwede magsabi ng hindi po maganda at labag ho. Dahil nga tayo po'y malagay sa alanganin. At ganun pa man, ulitin ko sa inyo, doon po sa mga tao pong hindi ako nakasakit sa inyo. Alam ko yun eh. Pero kung sakaling nasaktan kayo sa mga sinasabi ko at sa mga pinapalabas ko, ako po'y humingi ng paumanhin sa inyo. Ito po'y galing po sa aking post-isipan. Pero sinasabi ko sa inyo, katotohanan lamang po ang aking sinasabi at inilabas. Kung kayo man ay tinamaan, pasensya na po. Hindi wala ho, hindi ko sinasadya yan. Hindi ako namimersonal dito, bagkos trabaho lamang po ang aking pong ginagawa. Tulong lamang ho ito sa ating mga kababayan na maging post ng aware sa mga ganong mga pangyayari. At the same time ho, ang programang Huli Ka ni Jojo Sibial, lalo na po itong aking YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibial, ay sumusuporta po sa ating gobyerno. Higit sa lahat po, sumusuporta din po ito sa atin pong mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga po, hindi po ako nagatubili na para po suportahan ang gobyerno natin dahil po nakikita ko ang kanya pong pamamalakad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte o Pangulong Digong na siya po ay nagmamalasakit para sa atin. Totoong tao, totoong may malasakit, at totoong may pagbabago. Kung meron pa man na mga nakakalusot, na mga tiwali, opisyal, o mga problema, krimen sa ating bansa, ilan na lamang ho yan. Unlike sa mga nagdaan, na marami ho tayong nakikita at natuklasan, pero ngayon ho, ako po ay pumupuri ho, sa lahat po ng opisyalis ng gobyerno natin na nagtatrabaho na naayon ho sa kanilang trabaho. Di ba? Ito, basahin ko lang. Malacanang pinag-aaralan kung paano mabibigyan ng tulong pinansyal ang mga nakatira sa mga GCQ area. Dapat din ho sana, mahal na Pangulo, matulungan pa rin sila. Bakit? Ang iba ho dyan, wala pa rin ng trabaho. Kaya sana po, yung mga walang trabaho, matulungan pa rin natin. Pero dapat sana yung ating gobyerno, yung totoo pong wala talaga kasi yung iba ho, pero kasi iba dyan, inuuna yung mga kamag-anak, yung kaibigan, kakilala, di ba? Kaya minsan, lumalabas sa kanila mga social media, na bato yung bahay, yung tahanan, nabigyan ng sap. Ito kubo, hindi nabigyan. Pero sana po, malaman, makarating sa ating gobyerno yan, at kung saan mang lugar yan. Di ba? Nakikita ko lamang ho yan. Sana po, matuklasan ninyo, alam ko naman na magagaling kayo pagdating ho dyan sa mga ganyang bagay. Secretary Bilyo, naibigay na po namin ang aming tulong sa mga informal worker. Ayon ho yan sa Department of Labor and Employment. Gising, gising Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo, ha? Luzon, Visayas, Mindanao, at lalo na sa ating mga kababayang OFW. Ha? At thank you so much sa inyo. Sa lahat po, ha? Sa lahat po ng mga kababayan ko. Na tumangkili ko, ha? Basahin ko lamang po itong yung pong
sa yung programa ko po kahapon, i-share ko lamang sa inyo para at least malaman nila na binabati ko sila, ha. Good morning ho kay Jerry na San Antonio, Katindig in Nairam, Santiago Magtangob Jr., Maria Krisnan Busibial, Ramon Bihar, Jennifer Sibial, Rodel Scripton Dingski, Bernardino Maganto, Ricardo Bueno, Marvin Nalam, Gaspar Latam, Maribek Hermoso Pehe, Rosauro Blanquesa, Hermi Dordas Matio Sibial, Michelle Lim, Mylin Anderson, Hens Samaniego, Jenny, Mark Sibial, Rosalinda Lunas, Nats Alforte, Eddie Gulong, Fred Castissimo, Mers Briso, Let's War Abs, Jake Berba, Mar Batigas, Latigonios Online, Sheila May Rivera, ParkNet Groups Media, Paul Raul Catalan Jama Senior, Nelly Tutana, Arnold Bilolo, Sip Espinida, Jane Frequenza, Marshall Pahayahay, Ching Junida, Nels Fernandez, Donato Brusola, Leto Del Valle, Uno Zila, Leni Bitonio Izer, Jennifer Chavez, Ricardo Abanto Sibial, Gonzales Ocampo, Maylin Santiago, Jomari Bong Lunas, Lorin Ortigas, Alan Obusa, Ronald Kitakits, Sibial Jomel, Alvin Umandam Taata, Lady Casio Taiko, Jomel Sibial, Romy Tolentino, Boss Romy Tolentino, Vit Mood, Roselyn Villasenor, Ani Pidrasio, Locio Bernayha, Gibo Mendez German, James AC, Martin Bernas, Ellen Leslie Polk. Yan o ang mga marami pong salamat sa inyo sa ano po ng aking pong ito po ha, Natsal 40, listening daw, nakikinig daw siya. Magandang umaga kay Inta, mabuhay kayo sir, sabi ni Fred Castissimo. Raul Catalan Jama Senior, Notijo Raul Capizenio, ha. Yan. Mar Batigas, mabuhay ka pare, ha. Sabi naman ni Eduardo Diviente, doon po sa mga alak na pwede na hong uminom at bumili, pare, umorder ka na sa Pasay, ako na pipick up. Diba, maraming salamat po sa inyo. At syempre, bago tayo magtatapos at magpaalam po sa ating munting palatuntunan sa araw na ito, no? Tayo po yung manalangin, samahan nyo ako sa ating panalangin. Dakilang Panginoong Jesus Cristo, Father in Heaven, forgive our sins, unite our country, Philippines. Bless our President, Rodrigo Rua Duterte. Bless our new heroes, the frontliners. Bless and heal our nation, Lord, especially those COVID-19 victims, because this is a better place for us. Thank you. There is Jesus. Thank you. Amen. Maraming maraming salamat po sa inyo at sana po sana po tayo magkita-kita ulit sa sunod po na aking mga videos, no? At ulitin ko, ako po yung magpaalala sa inyo, stay at home, stay safe, at ugaliin po ninyong maglinis ng inyong pong mga kamay, maghugas ng inyong mga kamay gamit ang safeguard, o maglinis ng inyong katawan, maligo gamit ang safeguard upang pong i-safeguard tayo ng ating mga virus. At maglinis po nating mga tahanan gamit po ang Zondrox upang pong may taboy o may layo, hindi makapasok sa ating tahanan. Yan po yung aking paniwala lamang, ha. Kung inyo pong gustong gayahin, nasa inyo po yan. Ah, hindi po ako nag-promote dito ng produkto, bagus lamang yung sinasabi ko sa inyo dahil ito po ang aking paniniwala. Ah, this is my own personal opinion, ha. At again, stay at home, stay safe. Lahat ng mga frontliners, saludo ako sa inyo. Diyos mabalos, dagang salamat, at mabuhay ang masang Pilipino. To God be the glory. God bless. At ingat tayong lahat. Maraming salamat. Julika, ni Jojo Sibial, you have the right to remain silent.
ang programa sa radyong walang sinasanto. Walang kinatatakutan, walang iurungan sa serbisyo publiko. Kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni Jojo Sabian! Iba ang subsidy namin para sa mga manggagawa sa maliliit na negosyo. Ayon po si, kay Secretary Bilio ng Department of Labor ng DOLE. Okay, maraming maraming salamat sa inyo, ha, Luzon, Visayas, Mindanao. Kita-kits tayo sa sunod na aking mga video. God bless po at bye-bye, mga kaibigan ko. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.